Sa futsal, sinaksihan mismo ng isang British futsal coach ang Futsal Heroes Tournament na ginanap nitong weekend. Pero higit pa sa panunood ng laro, ang kanyang pakay dito sa bansa, kundi para na rin sa Philippine futsal team sa hinaharap. Ang detalye sa ulat ni Quezon Sean. Naging mas espesyal ang 7th edition ng Futsal Heroes Tournament na ginanap sa Buena Park Sports Complex, Caloocan, nitong linggo. Present dito ang 12 koponan na nahahati sa 8 teams sa kalalakihan at 4 naman sa kababaihan na pare-parehong nasa 1998 and under age category. Ang kanilang labanan ay sinaksihan mismo ng isang futsal at football coach mula Brazil na si Paulo Eduardo Cosna Costa. I had my own football futsal academy in Oman, the first and only. Work with some football academies. I work doing personal football training. Taong 2007 pa nang simula ni Costa ang kanyang karera sa futsal sa abroad. Pero ngayong dito na siya sa Pilipinas, maninirahan kasama ang kanyang Pinay na asawa. Nakabuo na ng pangarap si Costa para sa hinaharap ng future Philippine futsal team. To also teach coaches, I do some more coaching workshops talking about the coaching in football and futsal. And in the future, after I do my research, my goal is to coach a team and to prepare players for international competitions, high level competitions. I hope this tournament mas maging ano siya, development ng bawat player na tulad ko. Kasama sa mga futsal clubs na nagpasikat noong linggo ang Veteran Club na Mahaltan at Baco Football Squads na ngayon ay mayroon ng 17th championship crown. Kami mga football player talaga kami. So kaya namin pinasok ang futsal kasi kung ma-observe mo yung Pilipinas, napakadami nating basketball court. So gusto din namin i-promote na at least hindi lang naman kasi basketball talaga ang dapat pinofocus dito. Kasama na din dyan ang futsal. So kaya pinasok din namin siya. Isa sa mga suki rin sa Futsal Heroes League ay ang striker ang Marikina Football Club. Binubuo ito ng mga clubs na pinag-merge namin, pinag-unite namin for us to be able to create a new team na medyo panlaban namin sa mga darating pampanahon. Samantala, tinanghal naman ang men's champion ng Alumni FC na dinomina ang Liman Style FC sa score na 5-1. Pagdating naman sa women's battle, wagi ang Liman Style na binlangko ang Marikina FC 3-0. Kay Asuncion, PTV Sports.